Hello mga kaisda. So welcome back to my channel. For today's video, mag-breed naman tayo ngayon ng swordtail, no? So massively, kailangan marami yan. So dito kasi sa community tank, although nanganganak naman sila, kaya lang mas marami yung nakakain, no? Kunti lang yung nakaka-survive na price. So papakita ko sa inyo, share ko sa inyo kung paano talaga ako nag-breed. Nagpaparami nitong swordtail, no? Na hindi tayo makakain na ng anak at napakarami. So, manghuli muna ako ng gagawin nating breeder. So, ayan mga kaista, nakapili na tayo ng mga gagawin nating breeder, no? So, swordtail. Ito, puro lang siya velvet o yung red swordtail. So, yan muna yung paparamihin ko kasi yan yung mabilis talaga sa akin mabili, no? Kasi mura. So, pag nakapili na tayo, prepare na natin yung ating tank o yung tub na gagamitin natin para sa ating breeding. So, sa akin tub, ito yung gagawin ko. Nakaprepare na. So, naglagay ako ng net para divider niya, no? So, para dyan lahat ng breeder natin. Kapag nanganak sila, hindi makakain yung anak nila. Kasi pupunta lang sa ilalim o dito sa gilid, no? Hindi na siya makakain ng ating mga breeder. Pero bago natin lagay yung breeder natin, kailangan conditionin muna natin yung tubig natin. Dapat lagi nating ugaliin yun, no? Para hindi tayo namamatay ng isda. Sa pagkondisyon ng tubig, although itong tubig pala natin, stock water na to siya for 3 days, kailangan pa rin natin siyang siguraduhin na hindi tayo mamamatayan. Kailangan lang, meron tayong asin. So, ugaliin natin maglagay nito, no? Kahit hindi umuulan or hindi naman, tingin natin hindi naman madumi yung tubig, pero ugaliin natin maglagay para safe. Mas maganda talagang may asin, no? Ayan. Ikalat lang natin. Okay na yun siya. Pagkatapos, ugaliin din natin maglagay ng kahit na kaunting tubig galing dun sa pinanggalingan para hindi sila mabibigla sa water condition ng bagong tubig, no? Maglagay lang tayo. Sama lang natin ng unti. Kadalasan kasi, kapag di mo ginawa ito, talagang mamamatayan ka ng isda. Lalo na kung masyadong malayo yung kondisyon ng tubig galing dun sa sa pinanggalingang tank, tsaka dun sa paglilipatan mo. Kaya lagi kong ginagawa talaga ito. So, ayan. Okay na yan. Katapos nyan, pwede na nating ilagay yung ating mga breeder. Hindi na natin kailang, hindi ko na inacclimate, no? Kasi maaga pa naman. Kaya pareho pa yung temperature nila. Hindi pa magkalayo, halos parehong-pareho talaga. Kaya hindi ko na inacclimate. Pero kung maglalagay kayo, maglilipat kayo ng isda ng tanghali, kailangan talaga inacclimate. Kasi magkaiba na yung temperature nun. Mabibigla na mawawater shock na yung ating isda. So, ayan. Kung nagustuhan nyo yung video, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong video. So, bye-bye!